Hey guys, ito na yung ultimate comparison natin sa mga smartphone na to. Hindi kasama si Camo 19 Pro, dahil naka G96 lang siya ng CPU. Alamin natin kung sino ba ang pinakamaganda sa kanila pagdating sa gaming, sa may camera, sa may display, at sa overall na specs nila. Umpisaan agad natin dito sa may AnTuTu benchmark nila. Tatlong magkakasunod na benchmark test ang gagawin natin nang makita natin kung sino ba ang pinakamalakas pag-iint sa kanila at yung ilang battery percentage din guys yung mababawas sa kanila. Unoy na natin dito sa may display nila. Sinama ko na itong si Vivo Y35 at baka maisip na ibang viewers dyan isaitro ako ng Vivo. Kaya sa comparison na to, bigyan natin siya ng chance na maipakita niya yung performance niya compare sa ibang mga brand. Itong si Vivo Y35 is meron 6.58 inches na IPS LCD display, 1080p na resolution, 9/3 na refresh rate. Ang nabitin lang talaga dito sa may display niya is naka-teared up na siya, design pa rin siya. Dahil masyado na siyang mahal para sa 15K na SRP niya para sa ganitong display. Like itong si Tecno Pro 4 Pro, naka-teared up na siya, design lang din siya, pero naka-AMOLED naman. At 9/3 na refresh rate din sa Ryzen 7 lang guys na SRP. Itong si Infinix Note 10 Pro naman is merong 9/3 na refresh rate, 1080p na resolution, at 6.95 inches na IPS LCD with punch hole selfie camera. Si Infinix 05 naman ay meron 6.78 inches na IPS LCD rin at meron siyang 1/20 refresh rate. Itong display ni Narzo 5405 naman ang pinakagusto ko sa kanila dahil sa left-sided na punch hole selfie camera niya at AMOLED display at 1/20 refresh rate. Pero sa screen size nila, siya ang pinakamaliit sa kanila na meron 6.4 inches lang. Ito pala yung unang resulta ng AnTuTu benchmarks test natin. Si Narzo 5405G ang merong pinakamataas na score sa kanilang lahat. Sumunod si Infinix 05G. Pangatlo guys, si Infinix Note 10 Pro. Sa gaming guys, pinakakulela si Vivo Y35 dahil naka Snapdragon 680 nga lang siya na CPU. Mababa yan guys, dahil hindi niya kayang i-handle ng smooth itong Kabal Mobile. At itong apat na to, so wala siyang problema sa may Kabal Mobile. Ang Snapdragon 680 na CPU guys, is ito ang pinaka entry level ng processor ni Snapdragon ngayon 2022. Pang 10K pababa lang ang processor na to, like na nasa Redmi 10C at Redmi Note 11. Dahil Snapdragon 6955G ang mid-range na CPU na nilabas si Snapdragon ngayon. Dapat ito na ang nilagay ni Vivo dahil sila Realme 9 Pro, Poco X4 Pro, Redmi Note 11 Pro is yun yung mga processor nila na merong around 15K to 17K na SRP. Ang sumunod na mas malakas ng konti dito sa may Vivo Y35 is itong si Tecno Pro 4 Pro. Meron siyang Helio G19 na CPU, kaya na nga niya ang Kabal Mobile, pero dito sa may Mir 4, isang hanggang medium graphics lang ang kaya niya dito. Kaya hindi powerful enough ang GPU niya na Mali G57 MC2 para malaro ng smooth at mas mataas na graphics itong Mir 4. Sila Note 10 Pro, 05G, Narzo 50 Pro 5G, kaya nilagay isang Mir 4 lang sa ganda graphics dito. Kahit sila Realme 10, Hot 20S, at itong si Tecno Camo 19 Pro is medium graphics lang kaya nila sa may Mir 4. Dahil same GPU lang naman guys ang G99 at G96. Dito naman sa may Mobile Legends, pinakamataas sa kanilang lahat si Infinix 05G dahil meron siyang parehong ultra sa may frame rate niya at sa may graphics. Di ko mag-get si Narzo 50 Pro 5G dahil same GPU lang naman sila na overclock lang, pero nakahilang siya dito, wala siyang ultra frame rate at ultra graphics. Hindi na siya guys in-optimize si Narzo dito sa may Mobile Legends. Buti pa si Vivo Y35 meron siyang ultra graphics at high na frame rate dito. Yun ang sagad na graphics niya una pa lang, wala na siyang itataas. Ang kagandahan na din talaga guys ng Snapdragon 680 is naka 6 nanometer na rin siya na mas less sa heating issue. Saka si Poco X4 Pro naka 6 nanometer din siya. As of now, wala pa siyang ultra graphics sa may Mobile Legends, pero magkakaroon din naman yan, hintay lang natin sa mga update niya. Kaya naman na ultra graphics ng Helio G99 dahil naka-ultra guys si Realme 10 na may G99 nga rin na CPU. Dito naman sa may Call of Duty Mobile, gameplay to guys ng Narzo 50 Pro 5G na merong high graphics at very high na frame rate. Katulad lang ito ng settings ng Infinix 05G, ang pinakamataas pa rin sa kanila sa may Call of Duty is itong si Note 10 Pro na may parehong very high sa may settings niya. Si Vivo Y35 medyo complicated yung settings niya dito. Low graphics lang siya guys kung gusto mo ng high frame rate. Kung high graphics naman ang gusto mo, magiging medium lang guys yung kanyang frame rate. Hindi siya pwedeng pagsabayin. Pero itong si Tecno Pro 4 Pro
isa yung frame rate naman siya at medium na graphics lang siya dito, yun ang sagad niya. Sa mga gyro nila, lahat naman sila is smooth. Itong si Vivo Y35 at 05G is mga naka single speaker lang sila. At itong tatlo is mga naka dual speaker sila. Naka 5000 na image battery itong apat. At si Poco 4 Pro lang guys ang meron 6000 na image na battery. Sa mga camera nila, overall na mas paganda para sa akin is yung kay Vivo Y35, Infinix 05G, at Narzo 50 Pro 5G. Hindi talaga ganun kaganda ang camera ni Poco 4 Pro at ang Infinix Note 10 Pro. Kung maglalaro pa kayo guys ng medyo mataas na game like nitong Apex Legends at Genshin Impact at Tower of Fantasy, syempre itong Infinix 05G at Note 10 Pro at Narzo 50 Pro 5G ang maganda sa kanila dahil nga malalakas yung kanilang CPU. Ito na pala yung final result ng AnTuTu Benchmark Score natin ng tatlong magkakasunod. Si Narzo 50 Pro 5G pa rin na mayroong pinakamataas sa kanila. Pangalawa si 05G. At pangatlo pa rin guys si Infinix Note 10 Pro. Isa sa napansin ko sa mga score nila is bumababa ang score nila kada test natin. Example itong si Narzo 50 Pro. Ito yung naging resulta ng tatlong test niya. Lahat sila guys is ganun yung mga naging resulta. Hanggang umiinit sila sa kada test natin, is mas bumababa rin yung mga naging resulta ng score nila. Ang nagulat ako dito guys is si Narzo 50 Pro 5G ang pinakamainit sa kanilang lahat. Pangalawa si 05G at pangatlo si Infinix Note 10 Pro. Hindi masyadong umiinit itong dalawa dahil mahina lang naman yung kanilang CPU, saka sila yung merong pinakambabang score sa kanila. Siguro kung kayo pipili sa kanilang lahat, dito ko kay Infinix 05G at kay Narzo. Siyempre dahil sa magandang CPU nila at magandang camera. Sa display at design sila nagkaiba, dahil kung sa design lang, eting mas maganda itong si Narzo at ang nipis pa nga niya. Okay din naman guys si Infinix 05G, lalo kung hardcore gamer ka. Dahil nga naka IPS siya, unlike sa AMOLED na baka magka AMOLED burn pa. Wala talaga guys, pagdating sa may display at sa may gaming, naglag talaga si Vivo. Sa camera okay siya, pero okay din naman guys si Narzo sa kasi 05G. Siguro babagsak na lang to sa may budget nyo at preferred nyo. Dahil malakas din naman si Infinix Note 10 Pro sa games, pero hindi nga lang ganun kaganda yung camera niya. Saka medyo malakas nga siya mag-init. Si Tecno Poco 4 Pro, casual gaming lang naman siya. Mataas na battery lang guys ang panlaban niya. Pero para sa akin, hindi naman masama ang 5000 mAh na battery compared sa 6000. Okay sana kung itong Pro version ng Poco 4 kung at least naka-Dimensity 9000 na siya. Like na nasa 05G. Ito rin pala guys yung mga nabawas sa may battery nila after ng tatlong magkakasunod na benchmarks test natin. Palik na lang po ako ng katulang comparison natin. Till next video po. Thank you for watching.